Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes, 28 linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga pamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin, ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinhaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai, na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina, ayon sa kasulatan. Magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya.
Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling manaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklog. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatanda ang inilalarawan na nangyari kay Jonas, kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive. Gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hama kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din naman sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming. Lalutigit ang lagi nating mga kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikisa sa himpilan ng Radyo 95.9, Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano pong palatandaan ninyo na mahal kayo ng Diyos?
Anong inyong pinanghahawakan? Anong kaya nyong ipagmalaki? Anong kaya nyong kapitan na mahal kayo ng Diyos? Sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, hinihinga ng palatandaan si Jesus para masabing siya talaga ang anak ng Diyos. At sa ating buhay, napakarami na nating mga palatandaang nangyari o ang iba sa ating pinanghahawakan, ang paggaling ng nagkasakit na anak o asawa, ang pagkakaroon ng magandang buhay, ang pagiging swerte sa negosyo, ang maayos at maalwan na pamumuhay ng mga anak, marami. Ano pong kaya niyong panghawakan na mahal kayo ng Diyos? Sapagkat mga minamahal, sa bandang huli ng ating buhay, kapag ka dumarating na mga pagsubok, kapag dumarating na ang mga pagdurusa, kapag dumarating na ang mga problema, anong kaya ninyong ipagmalaki upang hindi kayo bumitaw sa inyong pananampalataya sa Diyos? Bakit po mahalaga na magkaroon tayo ng isang magandang dahilan upang hindi tayo mawala ng pag-asa sa Diyos? Sapagkat lagi naman ang Diyos, siya lang naman talaga ang sagot sa lahat ng ating pinagdadaanan. Tama, may mga pagkakataong tayo ay nanghihina. May mga pagkakataong dahil sa ating mga problema at pinagdadaanan, parang hindi natin maramdaman ang Diyos. Pero ano yung isang bagay? Ano yung isang tao o pangyayari na kaya ninyo laging balikan para sabihin hindi kayo nawawala ng tiwala sa Diyos? Magkakaiba po tayo ng sagot dyan, mga minamahal. Pero kung ano man ang inyong pinanghahawakan na iyan, gawin ninyo na hanggang sa huli ng inyong buhay, wag bibitawan kung ano man ang inyong kayang ipagmalaki na iyan. Sapagkat sa bandang huli, dyan po tayo kakapit. Yan man ay dahil ng tao, yan man ay bunga ng pangyayari at karanasan. Magkakaiba man tayo pero maliwanag na lahat ng iyan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nawa po kung ano man ang inyong pinangahawakan, ang inyong pananampalataya sa Kanya, nawa yun ay dahil sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat katunayan na kung ano man ang ating pinanghahawakan na yan, ang Diyos iisa ang pinanghahawakan pagdating ng Kanyang pakikipagrelasyon sa atin. Yun yung katotohanan ng mahal niya tayo. Huwag niyo pong pagdudahan yon. Sapagkat para sa Diyos, maging ano at sino ka, ano man ang ginagawa mo, maliman minsan ang iyong nasasabi at nababanggit, minsan taliwas ang iyong pamumuhay, hindi kailanman nagbago ang Diyos ng pag-ibig sa iyo. At ang palatandaan niya, yung araw-araw, kinigising ka niya. Yung araw-araw, pinagkakalooban ka niya ng buhay. Yung araw-araw, pinagkakalooban ka niya ng iyong pangangailangan. Minsan mahirap, minsan parang ang hirap maranasan, minsan parang napakadilim, minsan parang napakalabo. Pero katotohanan, ang bawat araw ay palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya nga marapat, panghawakan natin, anong inyong palatandaan sa inyong sarili na mahal ninyo ang Diyos? Nawa lagi yun ang ating balikan upang sa pagdating ng mga problema, pinagdadaanan at pagsubok sa buhay, lagi tayong manghawak sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa banal na misang ito, hilingin po ninyo kay Kristo na tatanggapin sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon,
Gawin mo po akong nanghahawak sa palatandaan ng iyong pag-ibig sa akin, upang sa dami ng nangyayari sa aking buhay, sa mga pagsubok at mga problemang dumarating, huwag akong mawala ng pag-asa, bagkus lalong lumalim sa pagtitiwala sa katotohanang mahal mo ako, maging sino at anuman ako. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming pagkakain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inanakila ng lahat ang kapalit mong anak na siyang nagmulat sa mula. Sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, paipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa, salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal,
iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong ikasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating paghahanda sa isang espesyal na pagdiriwang ng pambansang Dambana ngayong darating na Enero, tayo po'y magkakaroon ng Dinner for a Cause ngayong December 10. Tampok po dito ang pagtatanghal ni na Mito Yonting at ng The Drivers ang kanyang banda. Ngayon din ang ilang mga awit dito sa Batangas at ng ilang mga pari ng Arsidiosisis ng Lipa. Suportahan po natin ang gawain ito bilang tulong sa gawain ng pambansang Dambana. Available po ang mga tiket sa ating pamisahan at opisina. Kayo po'y makipag-ugnayan lamang. Ngayon pong darating na Biyernes, sa pagnanais, ito po'y 18 ng Oktubre, sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Rosaryo at pagnanais ng simbahan na makapagdasal para sa kapayapaan at sa pagkakaisa ng sangkatauhan, tayo po'y mayroong pagdadasal ng Banal na Rosaryo sa 9 ng umaga. Lalutigit ang mga kabataan ay inaanyayahan, tayo rin pong lahat ay inaanyayahang makiisa 9:00 ng umaga bago ang Banal na Misa ngayong Biyernes, 18 ng Oktubre, sa pagdarasal ng Banal na Rosaryo para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sangkatauhan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang 10:00 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa mga... Gagawin natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, maging tanda ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.